Mga kababayan, hindi po biro ang panawagan ng pamahalaan. At sigurado po ako, hindi po nagbibiro si COVID-19. Para ba ang hinihikayat pa natin, oh COVID-19, pumunta ka sa akin. Naku, wag po ninyo yan. Milyong-milyong piso po ang inyong gagastusin sa ospital, lalo na sa pribado, kapag kayo nagka-COVID-19. At hindi pa katiyakan kahit ikay may milyon, eh mabubuhay ka. Kaya ulitin ko yung panawagan ko. Mga nanay, mga tatay, mga lolo't lola ko, please, stay home. Sa mga bata, sa loob lang kayong bahay. Oh. To prove to you na ang lahat ng pangungusap ay may tuldok. O kanina po sinimula na namin, nagpakulong na po kami ng mga magulang. Sinabi ko po sa inyo, sabi ko nga sa inyo, lahat ng diplomasya, panawagan. O ngayon, kinulong mo namin. Ayan yung mga nanay. Ayan o yung mga irresponsableng magulang. Ayan po sila. Mga taga-pulis po yan at taga-social welfare natin sa baba. No? Sila po ay kinulong at kakasuhan ng mga batas na umiral. Unang batas, 8547, yung pagiging irresponsable ng isang magulang sa kanyang minor de edad na anak. Ah, kaya akala nyo, curfew lang ang meron. Meron pa yung batas na umiiral. Ah, gusto ko lang patunayan sa inyo na may batas sa Maynila at may gobyerno sa Maynila. Ngayon, bago ko implement ang mga yan, bago ko sagarin yung mga yan, sasagarin ko muna ang panawagan. Pero kung inilalagay nyo na sa alanganin ang kaligtasan ng higit na nakakarami sa ating barangay dahil pabaya itong mga nanay na to o mga magulang na ito, ihohoyo ko kayo. Hindi ako mangingimi. O ngayon, just to show you, o kanina, barangay 51, barangay 52, barangay 53, 54, 55, 56, barangay 221, barangay 228, o nagsampol na kanina. Marami pong ngayong magulang o nanay naharap sa piskalya. Dahil papapailan po namin sila ng kaso. At pag wala silang pampiyansa, sad to say, they will stay in jail in violation of this ordinance. Ayokong panghimasukan kung anong gagawin ng piskalya. No? Eh, trabaho yan ng hudikatura. Pero ang gusto ko lang po ipaalam sa inyo, yung aking panawagan na magsisimula na kaming magpakulong ng mga irresponsableng magulang, irresponsableng individual na mga hindi dapat nasa kalsada under GCQ, gagawin na po namin. Nakalulungkot po. Naku, maniwala po kayo. Baka ang tanong ninyo paano naman o yung magbabantay sa bata? Meron naman siyang iba pang kaanak. Pero kailangan matuto ang mga magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak. Oo, ang katwiran mo dyan, ako, nanay ko talaga, magaling yung nanay ko. How I wish napapanood ako ng nanay ko. Alam ko yung nanay ko nung araw talaga. Pagtiklop ng araw, sansuwi. Alam mo ba yung Julio, sansuwi? Sansutsut uwi. Ah, bakit kami ganun? Makukulit din naman kami, ha? Tolonges din kami sa kalye. Libagin din naman ako. Uhugin din naman ako. Pare-pareho naman kami kinalaki. Bakit nung araw, pagsit-sit na magulang, uwi na kagad. O ngayon, sasabihin naman ng ilang magulang, makulito yung anak ko bata po yun. Ang bata, ginagabayan ng matanda. Particularly, ng kanyang magulang. So tayong mga magulang na gumawa ng mga anak, responsibilidad po natin sila, mano pa kung sila'y minor de edad. Gusto ko lang sabi ko sa inyo, maasim man ang suka, kailangan kong inumin. I have to bite the bullet. I have to implement the law to keep order in the city of Manila. O ngayon, sa mga nanonood, o share nyo na yan, huwag nyo na ipagbaka sakali. Dahil inutusan ko na si General Miranda, lahat ng precinct commander sa lungsod ng Maynila, hulihin
ang mga taong hindi dapat nasa kalsada during daytime. At ganun din sa gabi.